sa inyong lahat. Magandang gabi. This is Press Armir of JCI Batangas Balisom and welcome to Word from Home. Ayan, episode 10 na nga tayo. Sino bang mag-aakala no, na sinimulan lang natin to nung April, nung JCI week. And it's already July, first episode natin for the month of July. And we are already on our 10th episode. Ayan, kumusta naman kayong lahat? Thank God it's Friday na ba? Sanang gala, sanang ating labas ngayong Friday night. Sana eh, whatever your plans are, sana kayo mag-enjoy and you are all safe. And of course, you find time so to still relax. Kasi kami, oo, talaga gina-generalize ko na, no? Kaming mga taga-JCI, importante sa amin ngayon ang bawat patak ng minuto dahil it's our bidding season. Ayan, kaya naman, habang nag-e-enjoy kayo dyan sa labas, dito kami sa aming mga kanya-kanyang bahay at kami muna yung magsusulat ng aming mga bids para sa aming respective area conferences. Ayan, kumusta na kayong lahat? At sa mga manonood nito sa ating post live, kasi alam namin na mas maraming viewers namin after the live sessions, sana mag-enjoy kayo sa pakikinig ng ating kwentuhan tonight with our very special guest. Actually, itong guest natin for tonight, matagal ko na siyang kilala. Like, sa lahat ng mga kabatch ko ngayon, itong taong to, isa sa mga talagang kilala ko talaga before pa because lagi namin siyang ini-invite na mag-train dati sa chapter namin during the pandemic. And siguro nga yung love for training ko ay nakuha ko sa taong ito kasi talagang kahit very complicated yung mga discussions, he made it sure na madaling maiintindihan ng mga tinitrain niya yung lectures. And sobrang nakakatuwa kasi sino mag-aakala na magiging batchmate ko siya? And yun na nga, parang because ang galing-galing niyang maging isang trainer, I told myself that I should also be like him. So talagang kinumpleto ko rin yung trainings, though hindi ko pa, parang kulang pa ako ng dalawang trainings ngayong taon. Pero all trainings na gawa ko at chinaga ako kahit minsan yung iba sobrang tagal ng mga trainings because of this man, kasi sobrang galing niya talaga. And I can't wait na mas makilala niyo rin siya at marinig niyo rin yung kwento niya tonight. Pero bago ko siya ipakilala, guys, inimbitan ko kayo, baka wala na akong time mag-promote. This coming Sunday, meron tayong another episode ng Word from Home. At special episode siya kasi English. English ang ating ano, ang ating episode. Kasi meron tayong isang special guest na isa ring president na very, very close to me. Mapapalaban tayo sa Englishan sa Sunday, ha? Kaya samahan niyo ako, ha? Wag lang ako yung dudugo yung ilong on Sunday. But, sige, without further ado, pakilala na natin isa sa mga lodis ko sa mundo ng JCI at talaga namang isa sa mga tinitingala ko sa mundo ng training. Please welcome ang president ng JCI Bliss. I hope I got it correctly. Please welcome Batch Nick Satur Jr. Magandang gabi, Batch Nick. Welcome to Word from Home. Hi, Batch. Good evening. Thank you for having me here. Ayan. So, Batch, kumusta ka naman? Ganito, cute pa rin. Same. Yun. Okay. Ikaw, Batch, kumusta ka naman? Last week lang tayo nagkita, no? Yes, last week, no? Induction. Oo, no? Ang bilis ng araw. Tapos ngayon, nandito ka na sa show namin. Okay naman ako, Batch. Medyo sinisipon, pero kailangan lumaban. Epekto na ata ito na walang tulog ang araw eh. Kaya medyo dinikitan tayo ng konting ganito. Pero on my way to recovery na rin. So, Batch, medyo na ano talaga ako tawagin kang Batch kasi talagang sabi ko nga sa iyo kanina dun sa bago magsimula yung live. Talagang parang ganun kayo, ganun ako tumingin sa iyo talaga before dahil sobrang galing mo talaga. And thank you kasi pinapifeel mo sa amin lagi na yan, ganyan, even lang. Diba? Napaka-humble talaga ever since. Ha, hindi naman. Maraming magaling din. Nagkataon lang siguro na in the JCI community, halos lahat tayo nagtuturoan din eh. I became
the best trainer of Area 2 because of my mentors as well and because of the people who were guiding me. So, yun yung maganda sa JCI community. No, we help each other no reach at top. So, Batch, bago natin pag-usapan yung JCI life mo, punta muna tayo sa personal life mo. So, of course, para sa mga hindi pa nakakilala sa'yo, Batch, tagasan ka ba at ano yung pinagkakaabalahan mo sa buhay? Oo. I'm from the Cordilleras, in specifically in La Trinidad, Benguet, no? And then I'm into business consultancy and training. So, apart from JCI, ito yung ginagawa natin. We're helping MSMEs in their branding strategies, marketing strategies, especially in their digital marketing. No, so, I am from the Ibaloy tribe. My mom is from Sablan, Benguet, and my dad is from La Trinidad, Benguet. Pero kung titignan kasi natin, ang alam lang ng tao is Baguio. They think that Benguet is part of Baguio, which is the other way around. No, so we are just 15 minutes away from Baguio. La Trinidad is my birthplace, which is also happens to be the strawberry farm, kung nasan yung strawberry farm. No, so most of the products in Baguio are actually coming from La Trinidad. So that's where I am. Batch, yung hilig mo sa business consultancy, is this something that is innate? Is this something na talagang gusto mong ginagawa when you were still younger, or dito ka lang napadpad ng panahon? Before ako pumasok kasi sa training and consultancy, I was in the academy. So back then, I was the program chair ng Letran Calamba, no, for almost 7 years. Now, from the academy, lagi akong kinukuha ng mga sa mga industrial parks, lagi akong kinukuha ng mga different companies, no, mga global companies. And then sabi ko, why not make it, no, as a profession? So instead of getting an academician, no, so malis na ako sa academy, I retired from the academy and then went full time in business consultancy and training. So it happened way back in 2015. So dito ako nag-start and then I became part of Go Negosyo with Joey Concepcion. And then nung pandemic, bumalik ako rito sa Baguio. Right now, I'm focusing all my efforts, no, to build naman yung community namin dito sa Cordilleras, specifically in Benguet. Ayan. But since you mentioned about you being a teacher before, anong klaseng teacher si Batchnik? Anong klaseng teacher? Strict, no? But then, at the end of the day, we produce business leaders, and mostly, ng mga students ko, have not even tried being in the rank and file because right after graduation, no, they're already equipped with the proper skills, with the proper tools to become in the supervisory or managerial level. So, ganun tayo. Oh, nice, nice. Batch, aside from business consultancy, ano yung hobby mo ano yung hobbies mo at ano yung mga madalas mong pinagkakaabalahan aside from, you know, business consultancies and related stuff? Okay. Aside from dun sa business natin, no, I'm also a social person. So mostly, no, I am with my organizations. Marami tayong organizations and maraming activities. So JCI is just one of them. No, I'm also into target shooting. I'm also into airsoft. I'm also into contact sports. So ito yung mga pinagkakabalahan natin. So in my different organizations, no, especially pampatanggal ng stress, no, dito tayo sumasama. Yeah. Batch, yung love mo sa pagsali sa iba't ibang organizations, saan to nagsimula? Is it something na parang ginagawa mo na simula nung nag-aaral ka pa? Or late mo na discover yung passion mo sa leading?
an organization or sa mga pag-accept ng leadership roles? Yan. It started way back in college. So what happened was, ako yung teacher's enemy number one, no? But then apparently, sabi nung teacher ko, no, who became my mentor, sabi niya sa akin, alam mo, Nick, you're a natural board leader. Kasi kahit sa mga kalokohang ginagawa mo, sa mga katarantaduhang ginagawa mo, marami kang nakakasama. Marami kang napapauo. So you're a natural board leader. So, and then he encouraged me to divert that energy and passion, no, from dun sa mga kalokohang ginagawa namin to become an officer of the marketing organization in our school. And doon nag-start yung passion ko in organizations. No, in an organization, ang nakakataba ng puso is when you see the smiles, the laughters, and the tears of your beneficiaries, yung mga natulungan nyo, no? Hindi lang externally, but also internally. Because every project that you do, every activity that you do with your members, with your friends, no? Ang nangyayari dyan is you became closer. Your bonding gets stronger. And ito yung tumatak sa akin since my first organization, no, until ngayon. So currently I'm a member of almost 9 organizations. Batch, na mention mo kanina na you were teacher enemy number one. And what was the reaction nung sinabi sa'yo ng teacher mo na try mong mag-lead? Well, it was surreal kasi I never imagined myself, no, in a leadership position. Kasi nga kami yung happy go lucky, kami yung mga nangungupya nung araw, no, kami yung mga pumapasok na hindi naka-review pero pumapasak, di ba? Kami yung masaya yung teacher kapag absent kami, you know. So ganun kalala kami nung kami yung mga estudyante. And it's an irony talaga that I also became a teacher myself. No. Yun now, di ba? Na minsan it's an irony na hindi mo inaasahan pero biglang yun, nag-start, no? I became part of an organization. Back then kami magkakabarkada lang, no, na papasok kaming lasing, papasok kaming nakainom, you know. But still, regardless, no, pumapasok kami na nakainom, no, we get high grades. Eh, yung sinasabi sa amin na, imagine mo, ganyan na kayo, ang tataas ng grades nyo, pumapasa kayo, how much more kung magseryoso kayo? No? Eh, alam mo naman tayo nung araw na aanhin mo ang sobra, no? Hindi mo naman ikakayaman ang 99. No? Yung mga ganun yung mga mindset natin nung araw, no? Kaya, ayun, but it's really an irony and it's a funny story reminiscing the past, no, and remembering my mentor na sinasabi niya sa akin that, you know, kapag ka ganyan na gumagawa kayo ng mga kalokohan, mga bagay, ang dami mong na-persuade, no. There was one time that I actually led a rally in our school. So ako yung nag-lead ng rally. Hindi rin namin alam kung bakit kami nag-rally. It was about tuition fee increase. But during that time, gusto lang talaga namin na walang pasok, no. So hindi ma-organize yung mga leaders yung rally, and then pagpunta ko doon sinabi ko, tara na. Di ba? So pagpunta ko, tara na, sumama na yung mga ibang friends ko, dire-diretso na kami, no, and then the rally happened. No. Until now, parang tinatawanan namin yun kasi nga, isa yun sa mga kalokohan namin noon. No? And yun yung sinabi sa akin na you're a natural board leader. Kasi even sa mga kalokohan ginagawa mo, meron kang na-persuade na followers. You know? So how much more if you divert that passion, that energy to something useful and to something that will create positive change. No? Hence, no,
nakapasok naman tayo sa ating mga organizations. And currently, right now, that's one of my flagship project in JCI Blist. Yun yung isang focus namin. We are actually helping, no, different individuals who are lost, confused, no, to be in the right pathway. So I'm working right now with different children in conflict with the law. I'm working with different organizations who are previously in conflict with the law and sometimes even feared by the community, no? And ngayon kasama na natin sila gumagawa ng community projects. So, alam mo naman, pag mayroong mga ganitong changes, yung mga ibang tao, hindi sila naniniwala na, nako, yung mga yan, mga gangsters, magbabago ba mga yan? Hindi yan magbabago. Peke lang yan. Ngayon lang yan. Andyan si Presnik eh. Pagkatalikod ni Presnik, babalik na naman yan. No? But you know, if we can only influence one or two people, no, we can influence tatlong kabataan, dalawang kabataan na maniwala sa atin, sumama sa atin, that would leave the JCI values, no, and kalimutan nila yung kanilang nakaraan. I think we're already successful on that part, no. It's beyond the accolades, it's beyond the awards, but rather it's the impact that we have left in that community, no. Kasi nga sabi ko, I was once like that. Ako yung dating sila ngayon. So there you go. Alam mo, Batch, kanina habang pinapakinggan ko yung kwento mo, hindi ko maiwasang mapangiti kasi sabi mo nga, hindi natin kailangan lagi or all the time na marami yung nai-impact natin. Yeah, it's good pag madami, di ba? Pero yung realization natin na at least sa ginagawa natin, there is one, there is two, or there are three persons who would have a changed perspective and who would be, you know, be different right after ma-meet kayo, that is already something. Kaya nakakatuwa yung flagship program nyo na yan. At sana mas marami pa kayong mga kabataan at mga organizations na mabago for the better. Pero going back to your story kanina, no, na-curious lang ako, meron ka bang ever na na-meet na any of your teachers in the past na maaaring nagkaroon kayo ng conversation about, oh, teacher ka na rin pala. Yung parang ganun, meron ba? Nagkaroon ba ng anything like that? Oo, meron. Actually, yung isang teacher na kaaway ko, hindi naman siya kaaway, no? But isa sa mga nire-respeto kong teachers before, currently is a vice president of the school, no? So, niyayayan niya ako, oh, bumalik ka na pala ng Baguio. Bakit di ka magturo dito sa alma mater mo? No? So, alam mo yung dati-dati, samantalang sinusumpa ako dati, ngayon, niyayayan niya akong magturo. You know? Nakakatuwa, and sabi ko nga na our mistakes of the past shall not define us, no, but it would actually help us grow and would help us find our purpose, no. I am who I am right now because of my teachers from my past, because of my mentors, and because of the people that I have met, no, in my journey in this called in this life, no? Yeah. Nakakatuwa yung sinabi mo na let us not let our mistakes define who we are or define our journey. Tama talaga yon, no? Talagang siguro innate na sa mga tao na nagkakamali sila. We are indeed human beings. We are not perfect. Pero dapat hindi lang tayo nakatingin sa pagkakamali ng mga tao, that eventually we can do good, we can be better, we can still improve, at hindi lang tayo dapat mananatili dun sa bakas ng mga kamalian na nagawa natin in the past. So, Batch, maraming salamat for sharing your personal life with us. Kaya naman ngayon, punta tayo dun sa JCI Live. So, medyo curious ako, bakit nga ba napunta ka sa JCI Blists? Kasi, of course, hindi na siguro... tago sa iba na meet kita before pero nasa ibang chapter ka ba? So anong nangyari? Paano ka napunta at ito bang JCI Blist? Sorry, hindi ako masyadong informed. Ito ba ay bagong organization? Ito ba ay parang in its first 2 years pa lang? Tell us the story.
Yes. The first chapter or local organization that I've joined was actually JCI Makati, no? So I started in JCI Makati way back in 2018. And then, ang dami naming projects. If you remember, in 2021, under the leadership of President Lance Tan, JCI Makati has actually bagged almost around 16, no? Temyong. So, ang dami naming activities, ang dami naming community projects. We have more than, I think, 500 community projects during that time. We went as far as Marawi. We've helped people in Mindanao, Visayas. No? But then suddenly, napaisip ako, with all of these opportunities in JCI, and with all of the people that we are helping, paano naman yung hometown ko? How about my hometown? You know. So here in the Cordilleras, there are three existing chapters already: JCI Baguio, Baguio Sunflower, and we also have Las Chicas del Baguio. But then, yung mga nandun sa outskirts ng Baguio, yung mga nandun sa Benguet area, people in Cabayan, people in Kibungan, people in Sablan, Benguet area, hindi to napupuntahan. Kasi ang lalayo. And it is where igorots are found. It is where the IPs are located. You know? So sabi ko, paano kaya? How can I actually help my fellow Cordillerans? How can I help yung mga katribo ko, no? Hence JCI Bliss was born, no, for that purpose. And kaya ngayon, no, ang JCI Bliss, most of the projects are actually focused, most if not all of the projects are focused on IP engagement. No. We are the only LO, no. I'm not sure if it's in the whole JCIP or in Luzon, wherein my members are 100% IPs, including me. Ayan. So, kaya nabuo si JCI Bliss sa tulong ni JCI Makati rin na nag-charter rin sa JCI Bliss. No. In order for us to expand the opportunity of JCI in the Cordilleras and bring it in my hometown and bring it to the Cordilleran people. Kaya nabuo ang JCI Bliss. Yeah. But, pero bakit Bliss? Tapos nakikita ko lagi parang may period siya. So meron bang ibig sabihin nito? Ito ba isang acronym? Tama, no? Tama, Batch. Ang Bliss is an acronym which was created by Congress in the 1990s. No, during the 1990s, right after July 16, 1990, in the earthquake, no, Baguio was one of the most devastated area. So, sabi ng national government, let us help Baguio. No, let's build Baguio. But then, hindi sila makapasok ng Baguio na hindi sila dadaan sa neighboring areas ng Baguio, which is actually Bliss area. So Marcos Highway is part of Tuba. Pag dumaan sila ng Naguilian Road, dadaan pa rin sila ng Sablan bago umabot ng Baguio. You know. So walang ibang access road kung hindi kailangan dumaan sa neighboring municipalities before you could develop Baguio. So they said, okay, so if that's the case, let us now develop the neighboring municipalities, which is yun yung tinawag na Bliss. So by Congress, no, Bliss or Metro Baguio, kung tawagin, no, is Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tublay, and Tuba. So by the power of our policymakers, Metro Baguio or JCI Bliss was coined in 1990s. So hanggang ngayon,
ginagawa is in order to have collaboration among the city, which is Baguio City, and the 5 municipalities of Benguet. Ayun. So, tama ba, Batch? Ang gets ko, ikaw mismo, with the help of JCI Makati, yung charter president ng BLIST. Tama ba? Yes po. And ngayon ba yung second year mo or first year mo? Yes, this is actually my second year, no? And I am really excited to pass on our leadership, no? And to guide naman because in JCI BLIST, dalawa lang talaga kaming JCI dati. So most of my members are 100% new. You know? And ang tinuturo ko sa kanila, huwag kayong mahihiya lumapit sa mga fellow JCs natin, makipag-usap, makipagkwentuhan, socialize, mingle, you know? Hinihila ko sila eh. Every induction, lagi ako nagtatawag, tara, punta tayo. Pero yun nga, being the Cordillerans, minsan nahihiya sila na sumama or nahihiya lumapit, you know. But then papansin niyo naman sa mga inductions, may kasama akong isa, dalawa, minsan tatlo, you know? Because that's the start. Hindi natin kayang biglain. It is part of our culture, you know. So kultura namin to na nagiging introvert, but with JCI, with the learnings, teachings, and with the principles of JCI, we're starting to grow. So we're starting to introduce a lot of things sa aking fellow Cordillerans through JCI. Kaya JCI BLIST, no? Medyo chill-chill lang kami ng konti. Kasi nga sabi ko, we are still learning the ropes. My members are still learning the ropes. And my members are still, no, living the JCI principles. So, alam mo yun, isinasabuhay nila yung JCI principles paunti-unti. And di natin kayang biglain. But we're getting there. And the good thing is, yun nga, ang induction namin will be on August 25. We will be a project induction. I think kami pa lang yata ang pinakauna na mag-induction na LO shirt lang. Na will be presenting our beneficiaries. And we are also hoping, and we are inviting other LOs, other organizations as well, no, CSO and NGO to join us and adopt a beneficiary or a community in the Cordilleras. Yeah. Ayun, Batch, nakakatuwa. Nakakatuwang pakinggan yung kwento kung paano nabuo ang JCI BLIST and basically yung purpose why you exist there in the Cordillera region, no? Being the president for 2 years, being the charter president, as I may say, how do you handle stress and pressure? Kasi basically, di ba, parang when you, kapag ikaw yung nagsimula ng isang organization, napaka sakit sa ulo yan. So, paano mo hinandle tong lahat na to? And right now, we are already halfway of our term. So, paano mo nalampasan or paano mo pilit nilalampasan itong mga struggles, challenges, at pressure na kaakibat ng pagiging isang pangulo ng isang organization? Yes. As a president or being a leader in any organizations, no, kahit anong organization man yan, you will be ridiculed, you will be laughed at, you will be questioned, you might be even stabbed at the back. Maraming kukontra sa'yo, maraming magsasalita. But at the end of the day, no, in order for you to handle all of this stress, naysayers, these people who doubt you, you need to go back to your why. Paulit-ulit na yan, kaskas na yan. But that's the main reason. That's what will keep you standing and keep moving forward. What's the main purpose na ginawa mo to? What's the main reason that you became part of the leadership committee or you even became the leader of the organization?
So if yung purpose mo is not really collaborative, or yung purpose mo ay pansarili lang, or yung purpose mo and your foundation is weak, madaling mabubuwag yan. Yan yung mabumibigay agad-agad. But then, if the reason that you joined the organization, the reason that you're part of the organization is to really create positive change, is to really create impact in the lives of your members or in your own local community. Kahit anong sabihin ng ibang tao, wala ka na rin pakialam doon eh. Di ba? Kasi it all boils down to our local community. Like for us, in the Cordilleras, it all boils down to the respect. It all boils down to the branding of JCI Bliss to our local community. Doon kami nakafocus eh, sa aming community, sa aming mga members. So, yun, sabi ko, hindi madali na magtayo ng isang organization or even to lead an organization na will be having a lot of challenges, but nevertheless, we just, keep our faith and go back to our why. Batch, so far, ano yung parang pinakamabigat na challenge or struggle na pinagdaanan mo as the president of JCI Bliss? Ang pinakamabigat siguro was nung tinatayo namin ang JCI Bliss, maraming may gusto, maraming excited, maraming passionate. Nung nabuo na yung JCI Bliss, biglang nalaman nila, hala, ang mahal pala ng lot ko, ang mahal pala ng area ko, ang dami palang babayaran na ganito, biglang nawala na naman yung mga members ko. So in my second year, no, in my second year, ang nangyari is binuo ulit namin. So during that time, during the transition, that's one of the most hardest moments that we had in JCI Bliss. But right now, I'm proud to say that we are strong 13, no, currently in JCI Bliss, and we are growing. 13 strong and working. Congratulations, JCI Bliss. And I do hope na mas marami pa kayong maging mga members. Sabi nga nila, di ba, it's not the quantity, but again, the quality. Though, of course, nagmamatter din naman talaga yung bilang ng members. Pero at the end of the day, yung quality pa rin ng mga members yung mas kailangan natin. Batch, gusto ko lang malaman, having said all of these things, paano mo minamanage yung balanse sa iyong personal, sa iyong professional, at sa iyong JCI life. Lalo na ngayon na Peya season, bidding season. So paano mo binabalanse lahat-lahat? Walang balance eh. JCI is life. Okay. Kidding. Kidding aside, delegation. Lahat ng guests natin, yun yung sinasabi. Walang balanse dahil JCI is Yeah. Totoo naman. Well, honestly, it's just delegation. We get people to help us. No, we cannot do everything. Kailangan pa rin natin ng tulong ng ating mga members, and the proper alignment of strengths vis-a-vis the task you will give to that person. So pag nag-delegate tayo, we need to make sure na yung strength ng ating pinagbibigyan ng task, no, kaya niya gawin. Kasi kung hindi, ulitin na naman natin. So, yun. Proper delegation and alignment of strengths vis-a-vis the task. Aside batch dun sa naikwento mong project kanina, sabi mo nga isa sa mga flagship projects ng JCI Bliss, can you still share another project that is close to your heart and that you are most proud of as charter president ng inyong organization? We have this one project. It's more on education. The problem that we're having right now in the Cordilleras is the cultural death
Ibig sabihin, yung mga kabataan ngayon, nakakalimutan na nila yung aming kwento, tradisyon, at yung pinagmulan. No? Nagiging problema siya dahil nawawalan na ng pagkakakilanlan ang mga IPs or yung identity namin may tendency na mawala. So this is one project that we are doing right now in collaboration with different NGOs and of course our local government units, no, to actually teach the cultures, the stories, you know. So yan yung project natin ngayon. Hindi siya madaling gawin kasi yung we are working with different generations, of course, yung mga mentors natin, mga baby boomers pa tayo dito, and then yung mga attendees natin, we are teaching as young as 10 and 11 years old. No? Ayan. So, yun yung isang project that I am really, really, really proud of because sabi ko nga, yung mga pamangkin ko, hindi na nga nila alam humawak ng indigenous musical instruments. And it's so sad to see that we have this very rich culture and it's slowly dying. And JCI Blessed, no, has made the commitment that we will not allow cultural death in the Cordilleras. And through our trainings, through our programs, no, we're teaching the youth about our culture, traditions, origins, and stories. Yeah. Batch, being with JCI Makati and then creating your own local organization in the Cordillera area, what would you say yung ano parang naging impact ng JCI sa buhay mo? Sabihin mo, ano yung naging impact ng JCI sa life mo right now? Three things. Number one, no, it created, ano, it JCI has taught me about friendship. You know, it taught me that there are people who do not need to be in your life. There are people that you would meet also that who might not always be there, but their friendship is true to you. So JCI taught me about the lesson of friendship. Number two, JCI created the opportunity of networks. So right now, it's much more easier to create community projects, much more easier to connect with different government agencies, no, different NGOs na tutulong sa atin, even on the national scale, no, because of JCI. So, kung ano man yung mga community projects natin, minsan mas madali yung approval ng budgets, minsan mas madali nating ipa-approve, no, yung activities natin, no, even on the national scale, no, in Congress or even in Senate, no. And thirdly, JCI has taught me to become a better leader. Na dati kasi, no, yung transformation ko as a leader, no, from the transformation of my leadership style. No. Right now, JCI has taught me step back leadership. Dati-dati kasi transformational leadership, sinasabi nila na this is the best. But JCI has taught me to practice step back leadership. No. Train people to become better than you. And the challenge there as a leader is that when that person becomes better than you, now you need to assert your position as a mentor, step back, look at the bigger picture, and let them lead the way. No. Eh, yung mga iba, ayaw mag-step back. Eh, no? Ako, atat na atat mag-step back. Yung mga iba, gigil na gigil, ayaw pa rin mag-step back. Because it's really difficult for the others to step back. No.
But in JCI Blessed kasi, we need to look at the bigger picture. As the charter president, it is my duty and my responsibility to make sure that the chapter is sustainable. Sustainable for 50 years, 70 years, no. And how I could intermarry the culture of JCI and the Cordilleran culture, which is very, very challenging. Diba? So, yun yung naituro ni JCI sa atin, and sabi ko nga, we are a student of life, no, and we are learning every day. JCI is teaching us every day new things, no. Tinuruan ako ng bobo game doon sa Davao. You know. Yeah, back to you, Batch. Another lesson learned tonight. Gustong-gusto ko yung definition ng step back leadership. It's a new term for me, and ang ganda ng ibig sabihin. And ako, pareho tayo siguro, Batch, ng paniniwala na a great leader is someone who creates new leader. Naniniwala rin kasi ako na hindi pwedeng tayo lang yung magaling. Kung talagang magaling tayo, kailangan na kapag-create tayo ng new breed of leaders. Diba? And katulad mo, excited na rin ako na hopefully meron akong pamanahan ng trono. So, kasi parang wala eh. Ngayong taon parang hindi pa sure, pero sana may mag-accept ng responsibility at ng challenge to continue our chapter. Siguro, Batch, to end yung conversation natin about your JCI life, what are your goals? Ano sa tingin mo yung mga goals mo as a president ngayong patapos na yung term natin? Ang goal ko as a president siguro is to create a stronger bond between our members and magpadami pa ng members. So, yun yung focus namin sa ngayon. You know, ang dami-dami rin kasing organizations. You know, there are a lot of organizations. Kaya kung makikita natin, karamihan din ng mga members ng JCI Bliss are also members of other organizations. You know, here in the Cordillera, sobrang daming organizations, and that's where JCI is actually battling. No, yun yung nagiging challenge. Why JCI? Why not this organization? Why not X organization? Why not Y organization? You know. But then, with JCI Blitz, sabi ko nga, we started with only 6. Right now, we are 13 and we are growing. No, and I'll see you on August 25 in our induction. Baka kompleto na kami na 25. I can't wait to meet your members, Batch Nick. So, again, thank you so much for sharing us your precious time. At ngayon, dadako na tayo sa pinakamasayang parte ng ating kwentuhan tonight. And this is the Fast Talk. Para sa ating Fast Talk round, magbibigay ako ng mga questions or choices. At kailangan mo itong sagutin without explanation. So, handa ka na ba, Batch? Game. Okay, let's go. Target shooting or airsoft? Target shooting. What is the best thing to do in Benguet? Chill out. One word to describe JCI. Impact. One word to describe the Sambisig Batch. Resilient. Sambisig o Costa? Sambisig. Bagay na di mo pwedeng malimutan kapag umaalis ka ng bahay. Common sense. Sorry. Cat or dog? Dog. Horror o comedy? Horror. Sino idol mo sa JCI? Idol ko sila lahat. Ang dami, too many to mention. After your term, do you want another leadership role in JCI? Yes, as a mentor. What
What is your dream job? Dream job to retire. Kain o tulog? Kain. What do you do to relax? To relax, I engage in other activities, like target shooting, airsoft, contact sports. What is your favorite UN SDG? 17, partnership and goals. Trainings or fellowship? Trainings. What is your favorite JCI course? JCI Impact. What is the best thing about JCI? Friendship. What is your pet peeve? Too many to mention. What is your dream country to visit? Norway. Who is your favorite cartoon character? Who is my favorite, sorry? Cartoon character. Cartoon character? Wolverine. What do you think is your best quality as a JCI leader? Cute. Paano mo gustong maalala ng mga tao ang iyong 1 year today? Effective. Yon, maraming salamat, Batch Nick, for your time, your effort, and for sharing your story to us. Bago matapos ang kwentuhan natin tonight, what is your word from home? My word from home is kindness. You know, kindness should be a guiding principle in every action and decision, whether personal, whether in a personal relationship, professional interaction, business, or community involvement. Kindness is not limited to a specific situation. It should be the fundamental aspect of how we conduct ourselves daily. So in anything that you do, no, be kind, be human. Season 6 na tayo, mga mahal. Your friendly kakwentuhan is back. Join us again on our next episode as we meet more people and learn from them. I am Press Armir mula sa JCI Batangas, Balisong. At kasama ko si Press Nick ng JCI Bliss. And this is Word from Home. Good night, everyone. Happy Friday!